nung katangian ni Darna, ang katangian ni Darna na makikita mo sa sarili mo, o meron ka? Ayun, para sa akin, si Darna kasi, siya yung sobrang simpleng babae lang, pero sobrang palaban sa buhay. Sobrang madiskarte siya, gusto, willing siyang tumulong sa lahat, and hindi niya pinapabayaan yung sarili niya. And as being yung Darna kasi, ano siya yung babae na, kahit wala, before, bago siya mag-superpowers, talagang strong na siya and sobrang madiskarte. And then, nung time na nagka-powers na siya, dun na, kumbaga, mas na-improve and enhance yung pagiging Darna niya. Yun. So, yun. Basta pinakagusto ko lang kay Darna, yung pagiging strong woman niya. Yun. And yung willing siya tumulong sa lahat ng tao. Lipad na! So, ayan. Sa haba ng answer niya, nangalay yung kamay ko. Nakakaawak ng answer. Ayan, kasi pang nobelo. Kasi naman ni. Kaibigan, pumasok na kami sa McDonald's kasi nagutom na kami, mag-order kami sa McDonald's. Thank you for patient waiting. Nandito na kami ngayon sa loob ng McDonald's. Ayan, kakain kami ng McDonald's kasi gutom na. Ayan, gutom na si Miss Babaeng Marangal. At syempre, ito na si Pinay Barbie. Ang ganda niya, guys. Ayan, na-culture shock ako nung nakita ko siya. Culture shock talaga. So ayan, kakain kami ngayon. Ayan, kasama natin dito ang Pinay Barbie. Tatanungin natin siya. Ayan, first question. Ay, nasiktaman ako. Hindi ako na-inform my question and answer portion pa. Habang nag-aantay tayo. Hindi ako nakapag-review ha. Ayan, first question kay Pinay Barbie. Para kanino ka gumigising? Para kanino ba ako gumigising? Para sa amo ko. Siyempre, para kay Lamon. Ayan. Para sa funny. Pasok and para sa future! Oh my God, I win the Miss Universe! Ayan guys, another second question. Kumusta ang experience mo dito sa Jeddah? Kasi first timer ka, di ba? Oh, ayan. Madrama. First month po, iyak ng iyak super. Alam mo yun, di ba, Bes? Sobrang iyak ng iyak. Like, siguro pagising ko, pagtulog ko. Sobrang iyak po ako ng iyak. Kasi syempre dito ko lang na-experience kumain mag-isa. Tapos wala masyadong kasama, wala masyadong friends and family. Nakakasama. Ayan guys, ang sagot niya pang MMK na. Tinatawag na tayo, 36. So ayan na guys, nandito na dumating na yung pagkain natin. Ayan mga kaibigan. Ayan. McDonald's. Ayan. Gustog. Ayan. So ano ba siya? Naalala mo na ba nung iniwan ka niya? Pero masaya na. Masaya na ako. Masaya na ako guys kasi nakamove on na ako. Ay kinain ko na lang siya ng patatas. Dina lang sa fresh guys. Meron na naman tayong iku-Q&A ngayon, on the spot Q&A. Hindi na siyempre si babaeng, si Pinay Barbie, hindi na siya. Siyempre, si Miss Rose. Yan, ang ating ka-OFW dito. OFW din siya. Anong trabaho mo pala? DH, ayan. Masaya bang DH? So, first question, hindi pa yun ang tanong eh. Intro lang yun. First question is, para kanino ka gumigising? Para sa pamilya ko. Ayan guys, hindi niya nasagot ng una. So second, take to siya. Ayan, para kanino ka gumigising? Para
I-shout out mo yung jowa mo. Shout out sa jowa ko dyan, mahal naman kita. Ayan. Breathing kayo. Malang forever. Nasaan namin kahapon. Ayan. Ayan. Wow, congratulations. Ayan. Up sa kanya kung narinig ka pa. Ayan. So it's eating time, guys. Ano yung order mo? Angus. Angus. Amin, double cheeseburger lang po. And large fries and things. And ice cream. Ayan, mga kaibigan, tapos na kaming kumain dito sa McDonald's. Actually, naantok na po ako dahil sa sobrang kabusog. Pero hindi pa naubos na ito yung order. Ayan, dito kasi sa Saudi, yes. Yung sobrang nila ang lalaki. Yes, parang alam mo yun, parang wala lang bukas. Parang last day na namin. Parang last na yung pagkain namin. Akala mo, simpleng kain lang, guys. Parang french fries large. Ang lalaki nila, diba? I'm loving your... Dipped, sobrang oh. Diba? Oh, ganda. No. Wow, ganda ni babae yung Barbie talaga. Mukha talaga siyang Barbie doll. Barbie doll na na-stress. So ayan mga kaibigan, tatanong natin ulit si Barbie, si babaeng Barbie, ayan. Ang tanong natin, dahil may bago nang na-select ngayon, napili na bagong Darna, which is, sino nga ba yun? Si Angeline? Si Jane De Leon. Si Jane De Leon. Nakalimutan niyo po. Nakalimutan pa yung pangalan. Siya po yung interviewer pero nakakalimutan niya itatanong. Ganun po talaga kapag nagkakaedad na. Medyo mama, makakalimutin na tayo. Ayan. So, tatanungin natin si Pinay Barbie. Ano ang masasabi mo na may napili na ngayong bago? Sorry. I'm so sad. Bagong Darna. I'm so sad kasi hindi ako yung napili. Actually, nag-audition talaga ako dun eh. Umuwi ako sa Pilipinas para doon. Hindi, joke lang. Siyempre, I'm so happy na may bago ng Darna. Kaya lang sad kasi hindi si Desa Soberano. Pero ngayon, si Jane Dalan. Pero sobrang pretty niya. And I think, sobrang bagay sa kanya yung role because of her look, like very angelic face and sobrang kami ng mukha niya. And so, super fresh. Feeling ko bagay sa kanya yung role. So, yun lang. Wow, ayan. So ayan, may second question tayo ngayon sa ano. So ayan, ano yung second na question natin about sa Darna? Anong katangian ni Darna, ang katangian ni Darna na makikita mo sa sarili mo? O meron ka? Ayun, para sa akin, si Darna kasi, siya yung sobrang simpleng babae lang, pero sobrang palaban sa buhay. Sobrang madiskarte siya, gusto, willing siyang tumulong sa lahat, and hindi niya pinapabayaan yung sarili niya. And as being yung Darna kasi, ano siya yung babae na, kahit wala, before, bago siya magka-superpowers, talagang strong na siya and sobrang madiskarte. And then nung time na nagka-powers na siya, doon na kumbaga mas na-improve and enhance yung pagiging Darna niya. Yun. So yun, basta pinaka gusto ko lang kay Darna yung pagiging strong woman niya. Yun. And yung willing siya tumulong sa lahat ng tao. Lipad na. So ayan, sa haba ng answer niya nangala yung kamay ko, nakakawak ng answer. Ayan kasi pang nobela kasi naman ni kasama natin ang Pinay Barbie ng Saudi Arabia, Jeddah. So, tatanungin natin siya kung ano ang
dahil maganda siya, tatanungin natin siya kung ano ang hinahanap niya na mga katangian sa isang lalaki. Oh my God! So, anong mga katangian ang hinahanap mo sa isang lalaki? Maginoo na medyo. Uy, joke lang siya. Hindi, honestly, gusto ko talaga responsible and mature. Yung tipong, hindi siya yung isip bata. Very matured and then sobrang loyal. Yun, faithful, tapos seryoso siya. And dapat syempre, nagbibigay siya ng time para sa akin. Tapos syempre, di ba kung hindi ka naman binibigyan ng time, hindi kanya love. Time so, is dapat, very important. Nagbibigay siya, may time siya para sa akin, priority niya ako. And then, syempre, yun. Pinaka-simple lang na gusto ko, funny. Dapat may sense of humor. Ayoko nang sobrang seryoso, yung boring. So, sa mga funny dyan, i-subscribe nyo siya. Ayun, gusto ko talaga yun, napapasaya ako. So yun, actually hindi ko kailangan ng sobrang mayaman, ng sobrang pogi. Basta may time lang sa akin, and yun, sobrang funny, may sense of humor, kausap, and mahilig mag-travel. Ay, thank you. Ayan. Siguro naman, sa mga funny dyan at mahilig mag-travel. Mamaya lahat ng comedian dyan. Lahat ng comedian dyan. So, nangailangan po. So, speaking of boys, mga kaibigan, tatanungin natin si Pinay Barbie kung ano ang pipiliin niya, yung boys dito sa Saudi Arabia o yung mga lalaki dito sa Saudi Arabia o Pilipino. Wow, that is a very hard question, guys. Kasi yung mga mukha ng mga lalaki dito sa Saudi, yung mga trip ko, yung very manly. Alam mo yung talagang hairy dito, yung talagang kahit bata pa sila, sobrang ano manly tignan. Unlike yung mga Pinoy, very ano yung parang baby face, mga pa-cute dito kasi walang pa-baby na lalaki dito. Pero kung if I'm going to compare kung Pinoy or mga Arabo, siguro, guys, kung nakilayan guys. Balance natin. Okay. Pag, sa, pag mga Arabo kasi guys, sila hindi sila marunong manligaw. Like, ginagawa nila, parang pag gusto mo yung set isa kayo na, unlike Pinoy, mahilig sila manligaw. Dumadaan sila sa process natin na kailang susuyuin nila yung babae. Pero pagka Arabo, wala. Diretso lang, kayo na agad. And then, pagdating naman sa mga katangian, siguro sweet din sila in a way, pero pag nagalit, iba. Pero pagka mga Pinoy, mas very romantic. And mas funny kausap yung mga Pinoy, unlike sa mga Arabo. Yun lang din yung mga medyo napapansin ko. Pero syempre, hindi ko naman generalize kasi hindi ko pa naman namimit lahat ng lalaki dito. And lahat ng lalaki sa Pilipinas. So ayan nga, nakasama natin ang Pinay Barbie ng Saudi Arabia, Jeddah. So ayan, tatanungin natin siya kung how is the experience with me as a Jeddah vlogger din. So ayan, ano ang experience? Guys. Ano ang masasabi mo na nagkasama tayo? Ayan. Oh my ano God. Masasabi mo sa akin? I'm so happy guys. Actually matagal na gusto namin mag-meet and talagang mag-gala-gala. Matagal na super. I'm so glad na na-meet ko na siya. Ngayon, and sobrang jolly, sobrang kulit, sobrang hindi ka maboring kausap siya, guys. And yun, sobrang cool. Wala, yung vlog namin, yung gala namin today, more on love trips. Sobrang enjoy, sobrang walang dull moment. Sobrang happy ako na nakasama ko si Binata Bakatan. Ayan, thank you so much. Masaya din ako. I'm so happy kasi yun nga, yun super ganda pala niya.